Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa cognitive psychology, pag-uusapan natin tungkol sa love. Actually, marami na akong lecture na ginawa about love under cognitive psychology, pero I think itong topic natin ngayon, it's very important to address. Pag-usapan natin why love is a cognitive choice. Let me start my lecture by promoting this framework. Ito yung psychological reality na dapat pinaniniwalaan natin. That our thinking process starts love. Yung ating feeling in love, yung ating actions of love, nagmumula yan sa thinking process. Imposibleng magmahal ang tao na walang thinking process na nagaganap. And by the way, let me just remind you, yung mga thinking processes na yan in the field of cognitive psychology, nasa choice natin yan. We decide to have these thinking processes para doon lalabas yung love, whether it's a feeling or it's an action. Or in a more popular statement, para mas madaling intindihin, we choose to love. Whether or not you will love someone, nakadepende yan sa'yo. Meron kang gagawin na thinking process para mahalin yung taong yun. Okay? Now, dahil nasa cognitive psychology tayo, let me just remind you of the cognitive perspective in psychology. So yung mga nag-cog-psych dyan, maalala nyo tong figure na to. If you remember, in cognitive psychology, we place the highest emphasis on thoughts. Kaya yung mga diagram ng cognitive perspective, ito yung makikita nyo, ang thoughts nasa taas ng feelings and actions. Bakit? Kasi lahat ng bagay na nararamdaman natin emotionally, galing sa thoughts. Lahat ng bagay na ginagawa natin behaviorally, nanggaling sa thoughts. So bakit feeling mo natatakot ka? Kasi nag-iisip ka ng mga nakakatakot. Bakit ginasgasan mo yung kotse? Kasi inisip mo dapat mo lang gasgasan yung kotse. So halos lahat yan, emotions, behaviors, nakadepende yan sa mga thought processes na nangyayari sa atin. And again, let me emphasize, those thought processes here, tayo ang pumipili. Whether or not, paaandarin natin yung mga thought processes na yon. Kaya, yung model na to, pwede mo itong i-apply sa love para matulungan tayo how to correctly view love. Alright? So, in this perspective, ang feeling in love, yung actions of love, nakadepende yan sa thinking process natin. Imposibleng ma-feeling in love ka with someone na wala kang pinaganang thinking process. Imposibleng nagbigay ka ng flower or pinagluto mo yung girlfriend mo or hinatid sundo mo yung girlfriend mo nang walang thinking process. All emotions about love, all actions about love, nakadepende yan sa thinking process that we allow ourselves to do. Kaya, using this perspective, no, ang laki ng implication yan. The implication is, when it comes to love, we choose to love. Ginusto natin, ginugusto natin whether or not we will love someone. And just the reverse. Kung kaya natin gustuhin na magmahal, kaya rin natin hindi gustuhin na magmahal. Again, nakadepende sa atin kung pagaganahin ba natin yung mga thinking process na to, whether or not we will love. So, imposible na ang pagmamahal, yung feelings of love that you have towards someone, aksidente. Yun yung iniiwasan natin na idea. Yun yung ide-debunk natin na idea. It's not accurate to say na nagmahal ka kasi bigla ka na lang nagmahal. Later on, we will talk about that idea. Alright? Basta ang pinopromote natin psychological reality dito is this one. Ang pagmamahal, lumalabas yan out of our conscious thinking processes. In fact, kahit ang Bible agrees sa framework na yan. Kung mapapansin nyo, if you read the Bible, love is constantly being commanded in different parts of the Bible. Ang love, ang kategory niyan is utos. Isa yan sa mga utos na dapat sinusunod ng mga tao na naniniwala sa principles of the Bible. And the fact that love is categorized as a commandment dahil inuutos yan, what does that tell you? It is something within our control. Hindi naman kasi mag-uutos yung Biblia ng isang bagay na wala sa control natin. Kaya ang Biblia, hindi tayo inuutusan na lumipad. Wala naman kasi sa natural tendency natin na lumipad, unless of course may eroplano. Or, ang Biblia, hindi tayo inutusan na maging color yellow o maging color violet kasi wala sa control natin yon. Nagigets niyo yung logic ko. The fact that love is being commanded in the Bible assumes na nasa atin yung choice.
na sa atin yung control whether or not we will love someone. Let me just give you some passages that will show, no, na talagang ang Biblia, dahil naniniwala ang Biblia that love is in our control, inuutusan tayong gawin yan. In John 13:4, diba? That's a very popular passage. A new commandment I give you, sabi ni Jesus, love one another. 1 John 4:7, beloved, let us love one another. Sabi ni Kristo in John 14:15, he was very specific. Paano raw natin siya dapat mahalin? If you love me, obey my commandments. Very popular passage. Paano mo raw dapat mahalin ng Diyos? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Yung second greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. And of course, wag natin kakalimutan yung very popular love chapter from the book from the Corinthians, 1 Corinthians. Ito yung mga description kung paano magmahal. How to love. And if you notice, karamihan ng mga words na ginamit dito are choice words. Ibig sabihin ko ng choice words, yung mga nakikita nyo dyan, being patient, not being envious, not boasting, choice natin gawin. Choice natin kung gagawin natin o hindi. So, kung gusto mong magmahal ng tao, dapat gawin mo yung mga nakasulat dito. Okay? So, again, love is being commanded in the Bible because it is something that we can do. It is something within our control. Whether or not magmamahal tayo, nakadepende yan sa choice natin. That's the bottom line. Alright? Kung hindi natin kontrolado ang love in the first place, hindi iuutos sa Biblia yan. Kaya ko nga nasabi that the way Bible looks at love, no, is very consistent with this framework of love in the field of cognitive psychology. So, nag-a-agree silang dalawa dyan. Alright? Now, bakit ko ba ito ine-emphasize? Kasi meron akong gustong idea about love na gustong i-debunk in this lecture. Ito yung tinatawag nating victim model of love. Sabi kasi ng popular culture, ang love daw is involuntary. Ibig sabihin, wala sa control natin. Posible daw na bigla na lang natin nararamdaman yan. Kaya dyan nang gagaling yung mga statements na sikat sa mga sine o kaya sa mga kanta. Diba? When you treat love as something involuntary, these statements become valid. Pwede mong sabihin na hindi ko sinasadya na mahalin ka, nangyari na lang na mahal na kita, na love at first sight kasi ako sa'yo, nag-fall in love ako sa'yo. Special mention to the word fall. Isa ito sa mga ayaw kong word, no, when it comes to love. Kasi pag sinabi mong fall, it implies na hindi mo sinasadya. Diba parang when you say, I fell down the stairs. Oh, so ang ibig sabihin nun, aksidente na nahulog ka sa hagdan. Hindi mo ginusto na mahulog ka sa hagdan. So if you apply the same word, fall, in love, what does that mean? Hindi mo sinasadya, wala sa intention mo na ma-in love. Kaya kung i-visualize mo yung ganitong idea, no, in a diagram basis, no, in diagram form, I mean, it looks something like this. Ang love pwedeng lumalabas na lang. Out of nowhere, bigla mo na lang na-feel. Out of nowhere, bigla mo na lang ginawa. Okay? So again, dyan mo na ngayon, maririnig yung mga ganyang linya. Hindi ko sinasadya, nangyari na lang, na love at first sight ako sa'yo, I've fallen in love. All statements implies that love is not something that is intentional. It can just be felt randomly. Which again, yan yung i-debunk natin. Sinasabi natin na mali yung ganyang teaching. Unfortunately, ito yung mas sikat na teaching, yung victim model of love. Okay? Kasi, lalo pang nare-reinforce yan ng popular culture. So, mali na nga yung ganyang teachings, i-reinforce ng popular culture yan. Specifically, when it comes to different pop songs. Marami akong alam na pop songs, kung papakinggan mo, ang tawag love songs, pero ang framework ng love nila is the victim model of love. Ang love, pwedeng maramdaman mo na lang out of nowhere. Ang love, it's not within your intention. So, pwede kang magmahal ng hindi mo sinasadya. Pwede kang magmahal ng hindi mo ginugusto. One example of a song, hindi ko na lang sasabihin yung title, pero alam ko, marami sa inyo, alam to. Ano yung linya dito? Kasalanan ba raw niya? Kung iniibig kita, hindi ko naman sinasadya. Kasalanan ko ba kung ang nadarama ay pag-ibig na wagas? Mapipigil ko ba kung mahal kita talaga? O, yung mga ganyang linya. Or, for example, ito, very popular din to.
Wise men say, only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Ayan na naman yung word na fall na yan. So again, ang implication nito, hindi niya sinasadya. No, wala siyang power. Talagang sobrang lakas ng love, yung choice niya no override nung love, mahal na mahal niya tong taong to. Kahit pinipigilan niya. Another song, ito, I think I've fallen in love with you and I don't know what to do. Again, ang implication nito, sobrang powerful ng love na mas powerful siya than your intention. Biktima ka ng love. Alright? So again, ang pinopromote natin dito is not this model. Maling model ang victim model of love. Ito ang pinopromote natin. Whether or not we will love someone highly depends on us. Kasi tayo ang magde-decide kung pagaganahin ba natin itong mga thinking processes na to that will lead to love. Oh. Kaya, the next time somebody asks you, bakit mo mahal yung taong yan? Ano ang maling sagot? Huwag mong sasabihin na hindi mo alam. Basta mahal mo siya. Most likely, alam mo yan. Bakit natin minamahal yung isang tao? Because we have chosen to make these thinking processes work. We have chosen to let these processes be at work. Kaya lumabas yung love natin for that person. And in this lecture, iisa-isahin natin yan. Ano ba yung mga thinking processes na yan that can lead to the experience of love? Let me discuss 4. Bago ka magmahal, kailangan meron ka munang self-awareness, evaluation, gagamit ka ng memory, and of course, decision-making. And again, let me remind you, gusto ko lang i-emphasize na from numbers 1 to 4, lahat yan, ginagawa yan by choice. Ginugusto natin na maging self-aware, ginugusto natin na mag-evaluate, ginugusto natin na gamitin yung memory natin, ginugusto natin na mag-decide. Wala dyan sa numbers 1 to 4 ang aksidente na lang nangyayari without our conscious will. Okay? Now, para mas maganda yung usapan natin, no, ma-promote natin itong framework na to, magbigay tayo ng isang scenario wherein very related dito sa pinag-uusapan nating lecture. Merong isang movie, ang title ay, anto, Dahil Ba Sa Kanya. Ang bida dito si Mikey Cuanco, si Aga Mulak, at saka si Juan Mig Bondoc. Okay? So, panoorin nyo na lang yung movie para makita nyo lahat ng details, pero ikukwento ko na lang to ng mabilis. To make the long story short, ang couple dito, si Juan Mig at saka si Mikey Cuanco. So, boyfriend-girlfriend sila. Itong si Aga Mulak, pinsan ni Juan Mig. So, ano nangyari? To make the long story short, nung nakita ni Aga, itong si Mikey Cuanco, type niya. Nagkainlaban sila. Kahit si Mikey type din si Aga. Habang mayroon siyang relationship with Juan Mig Bondoc. So to make the long story short, etong si Aga nagtapat kay Mikey Cuanco ng kanyang pag-ibig. Siyempre, nawindang, nagulat, na-shock si Mikey Cuanco kasi nga she is in a relationship. Tapos yung matindi pa dyan, di ko pala nasabi, no, na si Aga at saka yung Juan Mig Bondoc in this movie, first cousins. Okay, so syempre, talagang masyashock siya doon. Bakit ka nagtatapat sa akin? Eh, girlfriend ako ng pinsan mo. Diba? Parang may ganong factor, no? Pero, ito na. Nung tinanong ni Mikey bakit umaamin si Aga, bakit mahal ni Aga si Mikey, ayan na, luminya na yung Aga Mulak ng ganito. Sabi niya doon sa movie, hindi ko sinasadya. Ewan ko, basta mahal na lang kita. Yun. So, the thing is, yung ganyang linya ni Aga Mulak, again, anong tawag sa ganyang model of love? Sinabi ko kanina, that's the victim model of love. Parang ganito yung framework na pinopromote sa ganyang model. You can feel in love, you can love someone without any conscious choice. Bigla na lang lumalabas, bigla na lang nangyayari, exactly what this guy is claiming in this movie. Kaya yung question na sasagutin natin dito ngayon is valid ba yung statement na yan? Ginusto ba nila or ginusto ba ni Aga na mahalin si Mikey Cuanco or basta na lang niya minahal out of nowhere? Syempre ang sagot ko dyan, invalid yun. Ang sagot ko dyan, choice ni Aga, ginusto ni Aga na mahalin yung girlfriend ng pinsan niya. Hindi aksidente yan. Paano natin nasabing hindi aksidente? Let's go back to the framework kasi nga, hinayaan ni Aga
pinili ni Agamulak na paandarin itong mga thinking processes na to, kaya ang ending, minahal niya yung Mikey Cuanco, yung girlfriend nung pinsan niya sa movie. Alright? So, isa-isahin natin yung mga thinking processes na yan, no? At ipakita natin how these processes contributed to the love that this guy felt for this girl. Number one, yung self-awareness. Ito, obvious na obvious naman to eh. Diba? Para ma-inlove ka sa isang tao, kailangan meron kang awareness that yourself is different from the other. Iba ka, iba yung taong mahal mo. Diba? Ikaw yung in love, siya yung object of love mo. That's a cognitive process. Kung wala kang self-awareness, kung hindi gumagana yung ganitong cognitive process mo, it's not possible for you to love another person or to feel in love towards another person. Also, ang self-awareness, dahil meron ka niyan, aware ka rin sa ability mo to love. Open ka, naiintindihan mo na may posibilidad na mahalin ko tong taong to. Kasi alam mo that you are a person who is capable of love. Kaya kapag nararamdaman mo na mahal mo yung isang tao, hindi ka naku-curious kung ano yung nararamdaman mo. Alam mo yung nararamdaman mo. Alam mo na love yung tawag doon. Bakit? Because you are self-aware. Gets nyo? So whether it's bullet 1 or bullet 2, ang self-awareness nandyan. It's a cognitive process that can lead to a person being in love or loving, doing love to another person. Another example of a cognitive process that led to love, no? Kaya mo mahal yan kasi nagkaroon ka ng evaluation. Okay? Anong ibig sabihin ng evaluation? Na-evaluate mo, yung current feeling mo is different from your former feeling. Nasukat mo, di ba? Yun yung ibig sabihin ng evaluation, sinusukat mo. Nasukat mo na yung feeling mo ngayon sa taong to, wala ito dati noon. Kaya nga na-conclude mo, kaya nga alam mo na mahal mo na yung taong yun. Kasi hindi ka dating ganyan. Hindi ka naman dating kinikilig. Hindi ka naman dating inspired. Hindi ka naman dating nauutal-utal pag nandyan siya. Oh, the fact na sobrang iba na yung mga nararamdaman mo ngayon kumpara sa dati makes you conclude that maybe you are in love with this person. Oh, cognitive process yan. Isa pang nangyaring evaluation dito is you are able to do evaluation of the other. Ibig sabihin, kaya ka na-fall, kaya mo minahal yung taong yon kasi nakapasa siya sa standards mo. Meron kang mga set of standards sa mga tao na kapag ang isang tao na hit yung standards na yon, most likely you will choose to love that person. Eh habang kasama niya to, siguro yun ang nangyari. Marami siyang nakikitang behaviors ng babae na tugmang-tugma sa preference niya. Okay, so na-evaluate niya. Ito ang mga listahan ng gusto ko sa isang babae. Meron akong na-meet na babae, pasok na pasok siya sa standards ko, therefore, most likely, mamahalin ko to. So, it's a cognitive process. Isa pang evaluation process na nangyari dito is, yung lalaki dito, he was able to compare this girl to other girls. Diba? Kasi syempre, hindi lang naman ito yung babae na nakikita niya eh. For sure, marami rin siyang ibang babaeng nakikita. Bakit hindi niya nililigawan lahat? Bakit hindi niya mahal lahat? Kasi na-evaluate niya that of all the possible alternatives na nakikita ko in my everyday life, kumpara sa office mate ko, kumpara sa kapitbahay ko, kumpara sa kaibigan ng kaibigan ko, etong babaeng to ang pinaka gusto ko. And for you to make that conclusion na mas okay itong babaeng to over all other alternatives, that's a cognitive process under evaluation. Oh, para ma-inlove ka sa taong yan, kinakailangan pinagana mo yung memory mo. Imposibleng na in-love ka na hindi gumana ang memory mo. Unang-una, syempre, dapat alam nyo yung pangalan ng isa't isa. Hindi nyo nalilimutan. So, nung na-meet mo yung girl the first day, the second day, kilala mo pa rin yung girl, naalala mo yung name. Third day, fourth day, every time magkasama kayo, you know each other. Ginagamit niyo yung memory niyo. Diba? Other than the name, ano pa yung dapat naaalala niyo about each other? Alam mo yung schedule of the other. Alam mo anong oras uwian niya sa opisina. Alam mo kung saan siya dumadaan. Alam mo kung anong oras ang break time niya para dun mo siya itetext, dun mo siya tatawagan. Ginagamit mo yung memory mo para maalala mo kung saan siya nakatira
para pag ihatid mo siya pa uwi, alam mo saan ka dadaan, hindi mo nalilimutan. Alam mo rin yung mga preferences niya. Ginagamit mo memory mo dyan. Naalala mo na mahilig siya sa sisig. Naalala mo na mahilig siya mag-Starbucks. So tuwing yayayain mo siya lumabas, saan mo siya dinadala? Sa mga restaurants na may sisig. Lagi kayong pumupunta sa Starbucks. Kasi nga naalala mo yung preferences niya. And ito, yung last bullet, tuwing iniisip mo siya, pag wala kang ginagawa, in psychological terms, ang tawag dyan, reminiscing, right? Para makapag-reminis ka, nagpe-play ka ng mga news MTV dyan sa isip mo, na ang sweet-sweet nyo, ginagamitan mo ng memory yan. Pag inaalala mo yung mga sweet moments nyo, nakatulala ka sa hangin, bigla ka na lang nag-i-smile mag-isa, memory ang ginagamit mo dyan. So, ibig sabihin, meron na namang cognitive process involved. And last one, syempre, imposibleng ma-inlove ka nang walang decision making. Para ma-nurture mo yung pagmamahal mo doon sa taong yon, okay, marami kang bagay na pinipili. Like for example, pinili mo siyang puntahan. Actually, marami ka namang choice na puntahan. Pwede kang pumunta sa basketball court, maglaro ka na lang. Pwedeng puntahan mo yung nanay mo. Ipagluto mo ng masarap na pagkain, pero pinili mo na puntahan yung taong type mo. Diba? Marami ka naman pwedeng isipin. Pwede mong isipin yung trabaho mo, pwede mong isipin yung Diyos, mag-Bible study ka, pero ang pinili mong isipin yung type na type mong tao. Diba? Pinili mo siyang samahan sa mga lakad niya. Pinili mo siyang ilibre. Pwede namang hindi mo siya ilibre or ibang tao ilibre mo, pero siya ang pinili mong ilibre. Pinili mo yung isusuot mo para makapagpa-cute ka doon sa taong type mo. Kasi alam mo na mahilig siya sa naka-long sleeves, pinili mo yung mga damit mo na long sleeves. So, ang point ko dito, again, gumana na naman yung isang cognitive process dito that led you to feel in love towards that person. So, in summary, based on those things that I've mentioned, no, ito yung kine-claim natin ngayon. Ito yung framework na nangyari, given the scenario that I have given. Hindi mo pamahal yung isang tao. Pero simula nung pinili mo na gawin yung cognitive processes na yan, numbers 1, 2, 3, and 4, na nurture yung love. Okay? Kaya nung naramdaman mo na mahal mo na siya, nung ginagawa mo na yung mga behaviors that show your love to that person, hindi yan out of nowhere. May pinanggalingan yan. Meron yang source. May mga cognitive processes na gumana, doon nang galing yung love. Alright, kaya ang lesson dito is, ang lesson na gusto kong ituro dito, no, when it comes to love, no? Dapat magkaroon tayo ng psychological accountability. Na dapat inaako natin yung responsibility for the things that we feel, for the things that we do, specifically in the context of love. Tuwing nai-inlove tayo, tuwing magmamahal tayo, dapat ang framework natin, ang mindset natin, mahal natin yung isang tao dahil pinili natin siyang mahalin. Again, no, ito yung framework na pinopromote ko dito. Imposibleng minahal mo lang siya out of nowhere. Pinili mo siyang mahalin. Paano? By choosing to let these thinking processes work. Again, ano yung mga yon? Baka nalimutan nyo na self-awareness, evaluation, memory, decision-making. Pinili mo na paandarin yung apat na yan at ang epekto niyan, boom, minahal mo na yung tao. Dapat meron tayong ganyang psychological accountability. Bakit mo siya mahal? Anong tamang sagot doon? Kasi pinili mo. Kasi ang pangit dito, kapag wala tayong psychological accountability, kapag hinayaan natin, tinolerate natin yung victim model of love, no? Ang danger dyan is, posibleng meron tayong mga gawin na hindi maganda, evil, hurtful behaviors na paninindigan natin, or sorry, hindi paninindigan, ang tawag doon, i-justify natin. And the thing is, kapag hindi natin inaako yung feeling of love, lagi mong sinasabi na hindi mo kasalanan na minahal mo yung tao, tapos nasaktan mo siya, ano ang ending nun? Parang lumalabas, hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit mo nasaktan yung tao. Hindi ka ngayon magbabago kasi ang framework mo, ang love, bigla na lang nangyayari yan. So when you love a person and in the process you hurt the person, parang ang labas, hindi ikaw ang may kasalanan. So, lagi mo lang itutuloy yan. Diba? Ito yung ibig ko sabihin dito na continuity of evil and hurtful behaviors. Hindi ka magbabago. Kasi ganyan ang pananaw mo.
na in love ka hindi dahil sa iyo, na in love ka kasi natsambahan ka lang. Oh, hindi naman tama 'yon. And this often happens when kapag nagkakaroon ng infidelity. That's a good example, no, para makita niyo itong point ko dito eh. 'Di ba sa infidelity, kapag hindi ka naging faithful sa partner mo, tapos yung model of love mo victim model. Lagi mo siyang pwedeng i-justify using these lines. Oh, which again, ito yung pinopromote ng popular culture. Imaginin mo, yung boyfriend mo, niloko ka. Tapos nahuli mo siyang niloloko ka. Tapos tinanong mo siya kung bakit kanya niloko. Oh, anong isasagot niya? Kasi victim model yung meron siya. Ito yung isasagot niya. Wala eh, it just happened. Hindi ko sinasadya. Wala na akong nagawa eh, hindi na ako nakapag-isip. Nangyari na lang eh. Dumilim na lang yung paningin ko eh. Hindi na ako nakapag-isip eh. Kaya nagawa namin yung hindi namin dapat gawin. Nagigets ninyo? Ganyan ang reasoning ng victim model of love, which is again, hindi tama. So ang lumalabas dyan, no, parang pag ganyan ang linya na sinabi sa'yo ng boyfriend mo ng loko sa'yo, therefore, hindi ko kasalanan. Sorry ka, malas mo. Doon lumabas yung love ko eh. Diba? Which is, again, not right. Pero ganyan nga yung nangyayari kapag itotolerate natin yung victim model of love. Kapag tinanggal mo yung cognitive processes that will lead a person to love. Kaya, ang isang application dito, no, actually marami tong application pero gusto ko lang mag-emphasize dito kasi ito yung pinaka-related. Paano hindi mag-cheat in a relationship? Now we know. Paano mo hindi lolokohin yung partner mo that you are in a relationship with? Ang sagot dyan, huwag kang mag-fall sa iba. Okay? Yan yung susi dyan. Kung gusto mo maging faithful sa partner mo, sa Tagalog, piliin mo na huwag kang mag-fall sa ibang tao. And using the cognitive perspective of love, it makes sense. Kasi nga, whether or not we will fall to someone, depende sa atin yan. Ibig sabihin, itong mga thinking processes na yan, huwag mong ibigay yan sa ibang tao. Itong mga thinking processes na ito, ibigay mo lang to sa current partner mo. Ibigay mo lang ito sa asawa mo. Yung mga thinking processes na yan, pag-anahin mo lang yan sa asawa mo. So, huwag mo tong pag-anahin sa sekretarya mo, huwag mo tong pag-anahin sa kung sino-sinong hindi mo asawa. O, ngayon, kapag victim model of love, this statement will not make sense. Kasi nga, sa victim model of love, ang perspective doon, ang reasoning doon, ang love bigla na lang lumalabas yan. Kaya yung mga merong victim model of love, hindi nila kayang ipangako to eh. It will not make sense in that logic of thinking. Kasi hindi sasabihin nila, hindi ko naman kontrolado kung magpo-fall ba ako o hindi. Which is again, I hope this lecture showed you, that is not a correct statement to make. Kapag nagmahal ka, kapag nai-inlove ka sa isang tao, ang laki ng contribution mo dyan. Mahal mo yung taong yan because of you. Because you have chosen to. In what way? You have chosen to make these cognitive processes work. Doon nang galing yung pagmamahal na naramdaman mo doon sa taong minamahal mo. Oh. Kaya going back to the application, paano hindi mag-cheat in a relationship? Piliin mong hindi mag-fall. Paano piliin ang hindi mag-fall? Huwag mong paganahin ang mga to sa isang tao na hindi mo naman dapat ito pinapagana. Dapat hanggang pang-asawa mo lang to. Hindi ito ina-apply sa kung sino-sinong katabi mo. Nagigets nyo? Oh. Kaya nga, again, in connection to this, even in the Bible, bakit ang mga husbands inutusan to love their wives? That's another commandment in the Bible na may kinalaman sa love. The fact na inutos sa mga husbands to love their wives, it means again what? Nasa control ng tao whether or not they will love the person. Nasa control ng mga tao whether or not they will remain in love with the person. Oh, kaya pwede mo rin i-connecta dito yung konsepto ng falling out of love eh. Hindi rin ako naniniwala dyan. Diba? Hindi mo lang pwede sabihin na nag-fall out of love ako kasi eh, bigla ko na lang naramdaman na wala na eh. Mali. Ganon din yung falling out of love. Nag-fall out of love ka kasi hindi mo na pinagana itong mga cognitive processes na to.
So, hindi mo na to pinagana sa asawa mo, pinagana mo to sa secretary mo. O, kaya sinasabi mo sa asawa mo na nag-fall out of love ka na. Nagigets ninyo. Okay? Ang bottom line dito is, ang love, laging nanggagaling yan sa cognitive processes which is within our intentionality. So, tuwing meron tayong minamahal, tayo ang pumili na mahalin natin yung taong yan. Huwag natin isisi sa love, bigla na lang lumabas, out of nowhere. Love is always intentional. We choose to love someone or not to love someone. Alright? So, sana nakatulong itong maikling lecture natin, no, tungkol sa love para mas maliwanagan kayo kung ano ba ang tamang pananaw sa love. Okay? Sana huwag niyong paniwalaan yung sinasabi ng popular culture tungkol sa love. Talagang napaka-risky na idea yan. Marami ng mga relationships, marami ng mga tao ang nasira, nasaktan because of that wrong model of love. Okay? So, ulitin ko, ito ang tamang model ng love. At piniliwanag ko in this lecture kung bakit ito ang tamang model of love. Alright? So, hanggang sa susunod, kung meron kayong mga comments or some other examples, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana nakatulong to. Sir Howard here. God bless everyone.